Magandang araw, Luzon, at maayong buntag, Visayas, o Mindanao. Ako po si Billy Andal, and this is your show, Tulay. Ngayong araw na ito ng linggo, ay for the first time po, maitutulay namin sa inyo, matagal na namin iniintay. Tinutukoy po natin ang Department of Agrarian Reform. Maswerte po tayo dahil kasama natin si Secretary Jan Castricion. Pagkatapos po niyan, ay abangan po natin ang Tulay sa Batas. Karaan po ng mahabang paghihintay, nandito na po ngayon ang ating matagal nang gustong makasama at maitulay sa ating mga kababayan, partikular ang ating pong mga magsasaka. Ang tinutukoy po natin, the silent worker mula sa Department of Agrarian Reform, Secretary Jan Castricion. Magandang tanghali, Kabili, at magandang tanghali rin sa lahat ng iyong mga libo-libong tagapakinig at tagapanood sa iyong kilalang programa. Natutuwa ako dahil for the first time ay makakasama ka na namin. Talagang matagal ka nang hinihintay ng ating mga kababayan. Gustong marinig na sa halip na I know you are working 24 hours a day, pero silent worker, hindi alam ng mga tao what you have been doing. Now, pag-usapan natin, Secretary, ano ba ang mandate ng Department of Agrarian Reform? Una-una, Kabili, meron pong tatlong mandato ang ating pong departamento. Unang-una, yung tinatawag natin na land acquisition distribution. Ito po yung pamimigay natin ng lupa sa mga magsasaka na may maximum area of 3 hectares per farmer. Ang mga farmer po natin, ang tawag po sa kanila ay mga agrarian reform beneficiaries. After the land acquisition and distribution, of course, hindi natin maiiwasan, meron po mga usaping tungkol sa lupa. Kung sabi nga natin, kung minsan magkakapatid nga, nagpapatayan dahil sa lupa. So ito naman, dahil ang magkakatunggali dito, yung landowner at saka of course yung ating magsasaka at mga magsasaka pa, ay meron tayong tinatawag na agrarian justice delivery. Kaya yung mga usaping legal tungkol sa lupa, ay meron kaming mga abogado rito. Meron kaming bala, isang opisina, meron kaming DARAB, yung tinatawag na Department of Agrarian Reform Adjudication Board, na siyang umaasikaso sa mga iba't ibang kaso tungkol, kunwari, sa mga issues tungkol sa ALI cases, agrarian law implementation na tinatawag natin, yung mga cancellation cases, yung mga application for land conversion. And compliance. And compliance ng lahat ng pagpapatupad tungkol sa proseso ng batas ng agraryo. Ngayon, yung pangatlong mandato namin, Kabili, ay tungkol naman ito sa support services. Dahil sa tagal na ang mga magsasaka ay nasanay na sila ay umaasa sa mga landowners, no, na sa mahabang panahon lahat ng kanilang mga pangangailangan ibinibigay ng mga landowners, no, bilang kaparte lang, bilang kaparte, at saka syempre yung mga pangangailangan na katulad ng umisan, pati yung mga tuition fee ng mga anak nila, eh, di ba, yung kanilang mga kapital para sa pagtatanim, nanggagaling lahat sa mga landowners, sa landowners. Ngayon, dahil sila nang may-ari, for the first time, hindi nila alam kung paano gagawin nila. So, kailangan natin... How do you manage it? Yung lupang na nabigay sa iyo ng Department of Agrarian Reform. Correct, Kabili. Kaya kailangan, tulungan natin sila para makaungos sila. Mabigyan sila ng kaalaman, wastong kaalaman, pa kung paano nila i-maintain at i-manage yung kanilang lupa na naibigay ng ating departamento. Ano na ba ang naabot ng ating mandate o ng ating responsibilidad of distributing land to the farmers? Yeah, bibigyan ko kayo ng maikling kasaysayan, Kabili, ano, at mga tagapanood ng ating panatuntunan. Ang atin pong Comprehensive Agrarian Reform Program ay nag-umpisa noong 1988. Ano? 1988. At simula noon hanggang ngayon, ay meron na po tayong naipamigay na umigit kumulang sa 5 milyong hektarya ng lupa sa ating mga magsasaka. At meron na pong mga nakinabang na mga umigit kumulang na 3 milyong na magsasaka na nabigyan ng lupa. Ang maximum area po na ipinibigay natin sa mga magsasaka ay at least 3 hektarya ng lupa. Pero sa dahil sa dami ng mga magsasakang dapat binibigyan, kumisa nag-average ito ng 1.6 hectares up to 2 hectares.
Pero ganun pa man, yun ang isinasaad ng ating batas. Gaano pa kalaki ang natitira for distribution in the entire country? Alam mo kasi, itong ating Comprehensive Agrarian Reform Program ay nagkaroon ng pagwawakas ng notice of coverage. Ibig sabihin, bago kasi ang isang lupa, lalo na ang privately acquired lands, ano, yung mga PAL na tinatawag, bago ito masakop ng departamento, ay kailangan bigyan muna sila ng notice of coverage. At ito ay nagwakas na noong 2014. Kaya ngayon, ang ipinapamigay na lang natin ay yung mga nabigyan ng notice of coverage before or on or about 2014. Well, very interesting yan. Ibig sabihin, dapat pala nabigyan ng PAL or notice of coverage. Yes. Mayroon bang hindi nabigyan ng notice of coverage? Well, yung mga lupa na hindi nabigyan ng notice of coverage, hindi na pwede natin sakupin. Mm-hmm. Ngunit may kapalit yan. Dahil only recently ang ating Pangulo ay nag-execute ng isang executive order, number 75, na kung saan pati yung mga idle na government-owned lands, yung mga lupang pagmamayari ng pamahalaan na hindi naman ginagamit sa purpose for which it was allocated to them, ay pwedeng kunin ng departamento at ipamigay sa ating mga magsasaka. So kahit na yan ay walang notice of coverage, pwede pa rin palang magamit yan ng DAR para ipamahagi sa ating mga magsasaka. Tama ka, Kabili. At bilang kasagutan sa iyong katanungan kanina, kung ilang gaano pa kalawak ang lupang pwede natin ipamigay, meron pa tayong more or less mga 500,000 hectares. 500,000. Na private lands, no? Kaya lang, alam mo naman, medyo problematic na. Dahil kumbaga sa, ito na yung side na eh. Ito na yung mga natitira. Kaya merong mga kaso na pending. Kaya meron pa tayong mga more or less yung mga free na talaga na pwedeng ipamigay, more or less mga 328,000 hectares. 328,000 out of more than 500,000. Yes, yun sa private lands. Mm-hmm. Mm-hmm. Doon naman sa ating mga government-owned lands, sabihin na natin 100 to 200,000 hectares na pwede pang ipamigay. Kung titingnan mo yung 300,000 hectares, saan makikita yun or saan mas marami siya? Well, maraming tinatawag natin ng mga highland areas. No? Mm-hmm. Itong mga highland areas na ito, iisa-isahin ko sa mga lalawigan, katulad dito ng Isabela, doon sa Northern Luzon, dito sa may Quezon. Marami pa tayo sa Quezon, sa dito parting sa north. May Calabarzon. Uh-huh. Ano? Uh-huh. Tapos meron tayo sa Bicol region. Ano? Bicol region except for I think kung hindi ko nagkakamali Catanduanes, ano? At pagkatapos meron din tayong ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, pagkatapos doon sa may bandang Leyte, at meron din tayo sa Bukidnon, meron din tayo sa Agusan, at mga iba't ibang bahagi pa ng Mindanao na masasabi nating highland area. Pagka tin-race mo ba yun? Percentage-wise, alin ang mas marami? Luzon, Visayas, or Mindanao? Well, ang top-notcher natin ngayon dyan is yung Negros. Okay. Negros Occidental. At dahil dyan, pinagtutuunan namin talaga ng pansin yan dahil more or less mga more than 100,000 hectares pa. Sa Negros lang? Ang pwede pang ipamigay. Alam mo naman, yung Negros ay kilala yan dahil ito ay sugarcane plantation yan. At yan ang aming pinagtutuunan ng pansin para may pamigay natin sa ating mga magsasaka. Well, marami pa sana akong gustong itanong sa iyo, Sec. Jan, pero dahil sa kakapusan ng oras, ay itutuloy natin ito sa isang linggo at pag-usapan natin ang ilang detalye na kailangang maipaabot natin sa ating mga kababayan. Dahil sa akin lang sa ngayon, maraming mga tanong na nanghihingi ng kasagutan at tama-tama nandiyan ka, Sec. Jan. At pag-uusapan natin yun sa ating pagbabalik. Maraming salamat. Maraming salamat ko, Kabili. Maraming you, salamat. PCSO is the principal government agency engaging the society towards sustainable fund generation for health programs and charities of national character. The 85th anniversary celebration of PCSO is not about PCSO alone. It is an anniversary celebration of everyone who's been part of PCSO's milestone and exciting journey in the world of charity and social work for 85 years. We are a constellation of stars that collectively shines together as one, give light in the dark paths, aiding the nation and dedicating hard work through humanitarian services. We also extend our thanks
to our partners and stakeholders for the strong and meaningful partnerships we have forged and developed for 85 years. And to PCSO employees who tirelessly dedicate their lives serving the PCSO. Truly, it is when we are together is when we shine the brightest. PCSO, pasulong sa pagtulong. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Maraming nagtatanong tungkol sa Lotto. Maliban sa 24 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad ay di mabilang at pagkakataon para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan saan mang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili na ng tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play Lotto! You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Mega C, sodium ascorbate. Nothing beats Mega C. Take it from me, it's Mega C. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. PCSO is the principal government agency engaging the society towards sustainable fund generation for health programs and charities of national character. The 85th anniversary celebration of PCSO is not about PCSO alone. It is an anniversary celebration of everyone who has been part of PCSO's milestone and exciting journey in the world of charity and social work for 85 years. We are a constellation of stars that collectively shines together as one, give light in the dark paths, aiding the nation and dedicating hard work through humanitarian services. We also extend our thanks to our partners and stakeholders for the strong and meaningful partnerships we have forged and developed for 85 years. And to PCSO employees who tirelessly dedicate their lives serving the PCSO. Truly, it is when we are together is when we shine the brightest. PCSO, pasulong sa pagtulong. Kami po ang inyong tulay sa batas. Well, tulay sa batas na po ito at nakakatuwa ang topic dahil simula nung maupo si Presidente Rodrigo Roa Duterte ay lumitaw na ang usapin hinggil sa salitang bastos or kabastusan. Hindi po natin kasama si Attorney Melanie Quino dahil sa ilang kadahilanan. Pero nandito po si Attorney Alvin Alegre at kumusta pa ang araw natin? Magandang tanghali, Kuya Bill. Maayos naman po. Maayos ang ating pag-uusapan ngayon. Masaya dahil yung karaniwang pamimito, ano ba yan? Pero Kuya Bill, bago po tayo magpatuloy, baka makalimutan ko ulit yung aking classmate na hindi ko nabate. Mm-hmm. Si Attorney Richie Pilaris po. Attorney Richie, magandang tanghali sa iyo. Alam ko nanonood kayo dyan. Pag-uusapan natin, Anti-Sexual Harassment Act, RA 7877, at yung tungkol sa pambabastos. At ang tawag po dyan ay Republic Act 11313, Open Spaces Act. Para sa mga taong sanay sa karaniwang ginagawa, sa ngayon ay hindi na po pwedeng
attorney, hindi na pwede nating tawagin karaniwan. At hindi na muna pwedeng gawin. Ano-ano ba yung sinasabi ng mga batas na ito? At bakit dalawang magkakoneksyon? Dati-dati kasi yung batas natin, meron tayong existing law, yung anti-sexual harassment against women. Ito yung naipasa noong 1995 pa. Matagal na rin. Matagal na. Ang bago ngayon, ito nga yung RA11313, Safe Spaces Act. In relation to sexual harassment law pa din, noong 1995, siguro ang pwede natin gawing distinction dito dun sa anti-sexual harassment law. Ang pinaparusahan doon, kung may mga tao na nagkukumit ng mga untoward, uninvited sexual advances, yung mga tao na may influence dun sa isang tao, like yung mga employer, yung mga professor, mga teacher, instructor, mga coach, na mayroong undue influence dun sa tao. Ibig sabihin, lower than his or her rank. Yes, Kuya Bill. Okay. Pero dito sa batas na ito, dito pantay-pantay. Kahit colleagues mo yan, kahit co-equal kayo in a place, in a working environment or sa educational environment, pare-pareho kayo, magkakasama kayo, pwede kang managot kung mayroong mga uninvited sexual remarks or untoward sexual advances. So hindi na iniitsipera whether ikaw ang boss or hindi. Basta nasa isang workplace, halimbawa, parehong ranggo ay supervisor, parehong ordinaryong clerk, pwedeng makasuhan na sa ilalim ng RA 11313. Apo, pwedeng-pwede na dahil bagong-bago, actually bago-bago itong batas na to. Last month lang lumabas yung implementing rule, so medyo sariwa pa po. Ang pinagbabawal lang dito sa mga batas na to, may mga tatlong offense to. May first degree, may second degree, may third degree. Just to simplify lang sa mga... Para mas madaling maintindihan. Yung first degree, pwede siguro natin siyang i-categorize. Ito yung mga parinig-rinig, mga pasipul-sipul, mga green jokes, mga ganon, towards particularly sa mga babae. Mga babae. Parang they feel na nababastos nga sila, kaya nga anti-bastos law. So ang assumption dyan, yung lalaki ang pinipituhan o parang nababastos ay mga babae. Ang isang tinitingnan ko nga, dahil Safe Spaces Act, nai-imagine ko lang, Kuya Bill, yung may isang babae na dumadan sa iskinita na may okay. mga nakatambay doon na lalaki. Mga lalaki, Minsan siguro nakaino. Usual yan, scenario. Tapos, ini-imagine ko lang yung description na yung lalaki tatayo, instead na makapag-diretsyong lakad yung babae, pasuray-suray yung lalaki, hindi makadaan, walang space. Kaya parang, give me some space. Parang nawawala yung aking privacy. So, kaya Open Spaces Act ang tawag. Ito po yung Safe Spaces Act na tinatawag. Yung first degree, pag yung may mga sipol-sipol, yung mga parinig, green joke. Yung second degree naman, ito naman yung pinaparusaan dito, yung nagpapakita na ng mga masiselang bahagi, yung mga private parts, mga exhibitions. Private parts ng tao. Yung third degree na sinasabi na offense, ito yung sa nanghihipon na. Kumbaga, meron ng physical contact doon sa babae. Medyo may kahigpitan itong bawal bastos law sa madaling ang karinigong pong tawag dito. Dahil limilitaw na bawal na hawakan ang babae sa anumang parte. Kasi, or any other parts of the body aside from dun sa mga sexually related parts ng katawan. Pero pag tinignan mo yung huling word nung batas, ay lumalabas or any part of the victim's body. Ibig sabihin, if usual na pag ikaw ay dahil natutuwa ka or kaibigan mo or hindi kaiba sa iyo yung tao, usual na nahawakan mo sa balikat or natatapik mo sa balikat. Ang titingnan po kasi dito is yung intent pa rin talaga. Ano ba yung intention? May intention ba to harass yung against yung opposite sex? Kasi kung wala naman talagang intent to harass, talagang magkaibigan lang, normal lang sa kanila. At in the first place, hindi rin na-offend yung kausap. O yung kausap. Totally walang malice at all. O walang pananagutan yon. Pero normally, pag stranger... Sabihin, yung lalaki, hindi pwedeng issue ng victim. Kasi normal eh. I mean, walang untoward. Walang malice. Pero pag yung napansin ng biktima, talagang may something wrong na doon sa ginagawa, sa patient ng kausap niya, doon pwede siyang
pwede siya. Kung na-feel niya na na-violate yung kanyang privacy o yung space niya, pwede siya mag-file ng complaint. In fact, Kuya Bill, may dadagdag lang ako. Covered din yung online dito, yung cyber. pati cyber. Yung, let's say, sa mga private messages, nagpadala ka doon sa litrato na medyo malaswa. Kahit private message yung PM, hindi siya naka... So, between two parties lang yan. Pwede ka pa rin siyang managot. Nagpakita ng mga masisayalang bahagi. So, covered siya yung online cyber sexual harassment. Talagang may kahigpitan itong batas na ito. Lumalabas kasi po ito, parang gender sensitivity ito eh. Mm-hmm. Talagang pinapahalagahan nung ating gobyerno yung, mm-hmm, yung kapakanan ng mga kababaihan. Mamaya sa ating pagbabalik, Attorney Alvin, tatanong ko sa iyo, bakit naman ang batas ay nakafocus lang para sa mga babae? Huwag po kayong alis, mga kaibigan. Magbabalik po ang inyong tulay sa batas. PCSO is the principal government agency engaging the society towards sustainable fund generation for health programs and charities of national character. The 85th anniversary celebration of PCSO is not about PCSO alone. It is an anniversary celebration of everyone who has been part of PCSO's milestone and exciting journey in the world of charity and social work for 85 years. We are a constellation of stars that collectively shines together as one, give light in the dark paths, aiding the nation and dedicating hard work through humanitarian services. We also extend our thanks to our partners and stakeholders for the strong and meaningful partnerships we have forged and developed for 85 years. And to PCSO employees who tirelessly dedicate their lives serving the PCSO. Truly, it is when we are together is when we shine the brightest. PCSO, pasulong sa pagtulong. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Well, nagbabalik po ang inyong tulay sa batas at kami pa rin ni Attorney Alvin Alegre ang magkasama. Kanina pinag-usapan na natin, naumpisa na yung bastos law at may kinalaman yan dun sa RA 7877 na Anti-Sexual Harassment Act at yung RA 11313 na Open Spaces Act. Bakit naman yung batas? Pag tinignan mo mula sa detalye sa kabuuan, tinutukoy lang ay harassment or pagbibigay o protection sa mga babae. Bakit umabot sa ganyan? Ang opinion ko dyan, Kuya Bill, to maintain yung equality ng lalaki sa ng babae sa lalaki. Kasi considering na tayo, ang Pilipinas is a signatory dun sa Convention on Elimination Against Discrimination Against Women, sa part iyon ng signatory tayo. So, maari, this is in compliance with that convention. Mm-hmm. Na in compliance with that UN law, yes, na nagbibigay na kontra sa discrimination against women. Para yung mga kababaihan maipantay yung magkaroon ng equality between both. Punta tayo dun sa mga binabanggit ka kanina, first degree, second degree, offenses, third degree. Ano-ano ba ang penalty dyan? Medyo malaki din po, Kuya Bill, ang yung sipol-sipol ka lang, yung first degree. Ang penalty dyan, mga 1,000 to 10,000 din. Tapos wala ka rin yung 10,000. May kaakibat na kulong po yun. Yun. 1 to 30 days. So, isang buwan din yun. Mahaba yun. Yung second degree naman, yung nagpapakita ng hindi magaganda, mm-hmm, parte ng katawan, mm-hmm, 10 to 20,000 yung fines doon. Plus, may kulong din hanggang 6 months po. Mas mahaba na mas to. Mas malaki. Mm-hmm. Lalo na mas mabigat yung third degree dahil yung penalty niya, 30,000 to 100,000. Malaking pera na eh. Malaki. Kumbaga, manghawa ka ng isang balikat na hindi nagustuhan.
Plus, ganun din, may kulong din, 6 months din. So, hihimas ka pa rin ng rehas pag kung sakasakali. Kaya mag-ingat po. Ang primary responsible dito is to enforce this, yung LGU. Required after this law, required po ang LGUs under the law na gumawa ng ordinance to in pursuant to this law. At the same time, yung ating MMDA na deputized po siya to enforce. Kung may mga magsusumbong na magrereklamo, pwede po magreklamo sa MMDA para mahuli kung sino man yung mga nagko-commit ng mga violation. As well as yung mga local police po natin. Okay. Well, nabanggit mo yan, attorney. Pumasok sa isip ko yung angkas, yung grab, at siyempre yan, lalo na yung angkas, parang may contact sa mga pasahero. Eh, mabuti kung lalaki, eh, kung babae. Ano bang provision ng batas? Covered din po ang mga, lalo na yung mga web-based application, yung mga although private sila, pero may mga katulad yung mga ganun. Pag may mga violation, pwede pong tanggalin. Yung LTO, pwede sila mag-file ng complaint sa LTO para matanggal yung license, ma-suspend or ma-eliminate. Ma-revoke yung license ng driver. Oh, as well as yung license or yung franchise ng operator sa LTFRB, pwede rin pong magsumbong. So, covered po lahat ng ahensya ng pamala natin. Wala pa lang masasabing butas itong batas na ito, walang lusot kahit sino na magko-commit ng ganitong crime ay sasakop ng batas. Binasa ko nga ho yung history ng batas, ang may nakalagay doon talagang masusing pinag-aralan ng bawat ahensya yung batas na ito. So, lahat ng mga government agencies to enforce this law, nakapag-comment sila. Mahirap kasing baguhin talaga yung nakasanayan. Pero ngayon, sa paliwanag mo, attorney, baka naman fully ma-educate na natin ang ating mga kababayan at makaiwas na sa mga ganito upang hindi na natin abutin yung parusang na itinatakda ng batas. Yes, Kuya Bill, sa mga kababayan natin, iwas muna po tayo. Iwasan na po talaga natin ang sipol-sipol, pa-remarks, green jokes, lalo na sa mga workmates natin, sa mga classmates natin, kasi meron na pong Safe Spaces Act na batas, kapapasa lang po, last month lang po, October, yung implementing. Parang pinariringan mo yata si Kim, ano? Bawal na rin ang mga naguhubad na hindi maganda ang mga pinapakita. So, mag-ingat lang ho, dahil may kaakibat na multa at kulong itong batas na to. Sana po, natutuhan natin itong ating subject matter ngayon na bastos law or anti-bastos law. Yan po, ang ating mga bagay na sana ipakinabangan ng ating mga kababayan. Salamat, Attorney Alvin. Salamat, Kevin. Well, bago tayo magtapos, kumusta po kay Mr. Danny Caranza at Jansep Jeronimo, kay Miss Elvira Vicente at kay Vicente Perez. Kumusta po kayo at salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako po si Billy Andal, ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace and prosperity.